Hello guys, for today's video guys, gagawa tayo ng ating asolapan. Bali, ang gagamitin natin ay yung mga styro na yun. Na napapansin nyo, meron tayong mga styro dun. Yun yung ating gagamitin. Tapos dito natin ilalatag dito sa pinaglatagan ko ng tarpaulin. What? What the fuck? Ang gagawin natin guys ay maglagay lang natin muna ng bakod bago natin ilatag yung mga styro. Styro box. Gawa nang sinira ko yung aking dating taniman ng ano ng yung greenhouse na dati kong taniman ng lettuce ay dito natin ililipat. Ayan guys, bali nakapagbalot na tayo ng ano, pinalutan na natin ng tawag dito, screen or lambat yung ating gilid ng ating ginawang ano, asolahan.
Bali, nilagyan natin ng lambat para hindi makapasok yung mga insekto saka yung palaka. Kasi pagka initlugan ng palaka yan, mauubos yung ating asola. At nilagyan ko na rin ng screen para hindi rin makapasok yung ating mga manok saka yung ating pabo. Kasi kinakain nila yung asola, mauubos yan. Ganun din, kinakain din nila yung styro, yung box. Kaya nabubutas yung ating mga styro box. Kaya kailangan talagang lagyan ng ng net. Kaya ginawa ko yan ng parang greenhouse. O matatawag ba natin greenhouse? Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero parang ganun na rin. Ngayon ay naglagay tayo ng 12 pieces na styro box sa loob. Tapos ay nilalagyan natin ng tubig. Ayan, papatubig tayo ngayon sa loob. Bali na ulan, kaya hindi natin makapasok na ulan. Ayan. Bali yung ilalagay lang natin tubig ay kalahati ng styro box kagaya nito na papuno. Hindi pa kasi siya naka-level kaya medyo nakapuno na doon. Naka-klebe, kaya naka-klebe siya kaya puno doon dito, kakunti pa. Ito kakunti pa doon puno na. I-level pa natin yun. Lagyan natin ng sanga sa ilalim. Para magpantay siya. Ayan, antayin natin mapuno, malagyan ng tubig lahat para malagyan natin ng fertilizer. Tapos mailipat na natin yung ating sola. At yan nga guys, hindi pa natin naubos, natapos yung ating paglalagay ng screen. Dahil naubusan tayo ng bala ng tacker. Yan, tacker po yung ginamit natin. Wala kasi tayong pako na na diuno. Kaya tacker na lang ginamit natin. Yan. Okay naman yan. Yan guys, oh. Bali dito ko gumawa ng pinto. Lalagyan ko na lang ng screen yan. Para magsarado din at di makapasok yung ating mga alaga. Yan. Para hindi rin siya lamukin. Kaya may screen. Bali, mas maganda sana guys kung UV plastic yung ilagay natin. Bali, hindi ko pa lang muna ilalagay yung UV, sa susunod ko na lang ilalagay at itong lambat na lang muna kasi temporary lang muna natin yan lambat, pero susunod papalta natin yan ng UV kasi mas maganda kung UV gawa ng pag umulan hindi mapupuno yung ating yung ating mga styro kasi umulan guys, pag umulan ang mangyayari niyan mapupuno yung ating mapupuno yung styro box natin, aapaw siya, ay matatapon yung ating mga asola. Kaya mas maganda talaga guys kung UV plastic ang ilalagay natin. Eh temporary lang naman muna natin at yung hindi pa tayo nakapaggawa ng bubong eh kasi kailangan ko nang ilagay yung ilipat yung asola natin gawa ng baka masira. Gaya niyan, puno na dito. Pagdating doon, kakaunti pa. Kaya kailangan natin ile-level natin. Kailangan nating lagyan sa ilalim ng sangat para mag-level siya. Ayusin natin 'yan pag nalagyan na natin ng mga tubig lahat. Medyo madami-dami pa to, mga 6 pa yung lalagyan natin ng tubig. Kahit konting tubig lang naman, ayos lang yan. Basta may tubig. Tapos pagkakakunti na yung tubig, dadagdagan na lang. And guys, hindi na natin natapos yung ating paglalagay ng fertilizer dun sa ating
sa ating mga tuna box. Dahil sobrang lakas guys ng ulan. Kaya kung maririnig nyo yung sa may ilog ay ang lakas ng agos. Dahil sobrang lakas ng ulan kakatapos lang. Tapos ang nangyari dito sa atin na iniipon na tubig kanina, ayan napuno na ha. Ayan po ang nangyari. Napuno na yung kanilang tubig. Eh dapat ay kalahati lang yung ating nilagay kanina na tubig. Ngayon ay babawasan natin yan. Bali hindi na natin magagawin. Bukas na lang natin gagawin yan. Babawasan natin bukas. Kailangan talaga natin nilagyan guys ng ano, ng bubong na UV. Ay mailagay natin yung UV plastic dahil hindi siya magkakaari pagka talagang net lang sa ibabaw. Pero na lang siguro pag summer, pero pag ganitong maulan ay hindi magkakaari at talagang masisira lang ang masasayang lang yung ating asola at saka yung ating fertilizer dahil maanod lang. Buti na lang at hindi ko pa nalagyan ng kanina ng ano ng fertilizer tapos hindi ko pa nilagay yung ating asola. Hindi ko pa na-transplant. Ngayon ayun lang guys, bali bukas na nga lang natin gagawin kasi naulan pa. Ayan. Naulan pa ulit. Bukas na lang natin tutuloyan.